So ito mga ninja, yung sample ng gameplay ng NBA 2K24. So this is the Nintendo Switch OLED and meron tayong digital copy ng 2K24 NBA. Try natin kung ano bang mga pwede niyang gawin and ang mga available sa Nintendo Switch. Kung full game ba siya or anything. Basta may mga ilang features ng NBA na hindi gumagana sa hindi na ako connect sa Wi-Fi or internet. Yun ay particular sa my career. So, yun. Try natin. For the past NBAs, 2K NBAs, sa 2K23 lang siguro huling naka-experience ng playable. Kasi may iba talagang delay. And yung FPS, although 30 FPS lang talaga dito sa Nintendo Switch, eh parang mas below pa doon sa mga nakaraang NBA. So, sa akin medyo delay. Yung 2K23 lang talaga yung parang sa akin is playable. Pero tingnan natin dito sa 2K24. Ito yung parang initial niya. Lalakasan ko para marinig niyo. Medyo jumpy yung kanyang sounds. Audio. Pero ang ganda niya sa OLED, no? Kaya mga ninja, pinatay ko lang yung 2K bits kasi copyright yan. Pero dito sa home screen ng Nintendo Switch ng 2K24, iba siya sa PS5, no? Meron siyang ibang UI. So, hindi ko alam kung ganito rin sa PC, pero hindi ganito sa PS5. Sa PS5 is next generation graphics, I think dito hindi. So, meron tayong My Career. Ito yung sinasabi ko na hindi mag-o-open pagka hindi siya nakakonect sa internet. Tapos, merong My Team. Mamba Moments, meron din. Very nice. Ito yung mga recreation ng mga iconic plays and gameplays ni Kobe. Na parang dun sa Jordan edition ni sa 2K23. Although meron din sa standard edition. Pero dito sa itong ginamit ko kasi itong NBA 2K kasi na to is Mamba edition. So hindi ko alam kung sa standard, pero ito yung Mamba edition. Yung sa PS5 ko kasi na nakita niyo yung gameplay na live is ano yon, standard edition yun. And shoutout pala kay Ren, and sa kanya galing kasi yun. And meron tayong Play Now, My League, Features, 2KTV, and Season, 33 days left. Tingnan muna natin kung paano siya nagpa-perform sa laro. So, play now tayo. Quick play. Yan, ito rin yung nakaraang championship. Heat versus Nuggets. So, Nuggets tayo. Hindi sa dahil Nuggets yung nanalo, ha? Wala naman akong team sa dalawang yan eh. So doon na lang ako sa nalalo pala. I'm here in the studio and I'm in New York. This week we're bringing you all the behind the scenes from the launch events. Baka copyright din to, wag na lang to. So para sa akin no, sa lahat ng handhelds, particular na sa Steam Deck and sa ROG Ally, and sa mga iba pa na kayang maglaro ng NBA 2K. Ito yung pinaka big screen para sa akin na portable talaga. Pero yung grip niya, di ba, hindi naman ganun kaganda. Pero pagdating sa portability and sa visuals, panalo si Nintendo Switch. Yun nga lang sa gameplay siguro magkakatalo. Pero doon sa title screen, medyo jumpy siya, no? Pero dito sa gameplay mismo ng Play Now, medyo okay naman siya. 30 FPS. Smooth 30 FPS. Walang problema. Doon sa cutscenes na to. Doon sa introducing ng teams and players. And malinaw siya mga ninja. Grabe. Yung graphics niya, no? Di mo akalain na pang Nintendo Switch. Kasi ang sa OLED, masyado siyang high graphic na parang high detail. Pero hindi siya next generation talaga. Tingnan natin. So, okay siya. Para rin 2K23. Siguro naman, parang mas may rumble pa. So, tingin ko naman yung ginawa nila sa 2K23, hindi nila ano babaguhin pa dito sa 2K24 kasi di ba kung bababa pa sila dun. Nice pass! Boom! Joker!
Porter Jr. using his skill set. Skill set. Steal. Playable siya dito, mga ninja. Nice one. Yun lang. Playable siya dito kaysa doon sa mga ibang NBA. Promise, mga ninja. Nakaka-enjoy ito. Lalo pag portable mode. Siguro itatry natin to na naka-dock mode. Pero ilalive ko, no? Para makita nyo mismo yung graphics. Pero, oy! Wow! Para makita nyo yung mismong gameplay niya, no, ng 4K. Sinasagot, kahit 1080p lang ang kaya ng yun lang. 1080p lang ang kaya ng Nintendo Switch. Sinasagot ko kasi ng 4K yan sa live. Kahit mag-double pixels yan, okay lang sa akin. At least, nandun yung detail ng laro. Pero hindi lang talaga masyado talagang comfortable hawakan si Nintendo Switch, no? Unlike, kasi nasanay ako sa Steam Deck na talagang pambaragan yung ano, eh. Whoa! Boom! Very nice. Pambaragan yung grips, no? Ito kasi talagang sleek. Pero ang cool niya tingnan. Cool niya tingnan. Malaki yung screen. And detail pa ng game. Ang galing ng ginawa nila dito. Boom! Very nice. Nikola Jokic. And to think na pwede rin dito yung my career. No? Ayos. Yun nga lang sa mga talagang OC sa FPS resolution. Sa resolution, walang problema eh. Yung sa loob. Yun lang. Yun lang. Bali. Yung mga OC sa frame rate. 30 FPS lang to, mga ninja. Kung gusto nyo 60, I think 60 to sa Steam Deck and sa ROG Ally. Pasa sa likod. Nawili. Pero maganda, maganda experience. Maganda. Kung ako tatanungin nyo, playable, enjoyable, yes. Nice one. They are the defending champs. Yeah, BA. I mean, they'll have a target on their back all season. They retain most of their talent in Bam Adebayo. With Jokic leading the way, they remain favorites to repeat. A strong follow-through on a shot where Bam got hit. Jokic passes to Porter. Back to Jokic. Nice one. Talent remaining. Setting the tempo with an assertive move. Like, where was the defense on that play? No excuse, you have to be aware. Pati yung ano, no? Ang madalas kasi na tanong sa akin dito sa NBA sa Switch, bakit walang commentator? I-update nyo lang yan. And sa mga Switch users na hindi nakakonect sa internet, yun lang yung tanging gamot dyan. Update. Dami nun, no? Pag walang commentator or may kulang sa mga features like bakit wala daw my career, gumagala lang yung My Career pag nakakonect sa internet. Yun lang ang pangit doon, no? Kung gusto mong mag-portable gameplay, magda-data ka pa, ano? Pok, wala yan, boy! Pasa! Boom! Yun lang. Three seconds yata. Nang itlog yata.
Ano yun? Ang tawag? Hindi ko nakita. Comes in for Michael Porter. Watson, he's checked in for Caldwell Pope. And it's Jackson in for Jamal Murray. So Miami going with an almost entire new group here. Ren, ano na? Kala ko maglalaro tayo, kailan pa? Kaya lang marami kayo pang bubuksan na playing cards, One Piece playing cards. Grabe. Isang case. Tapos, gusto nyo ng card ha? Ito isang case. Pass to Chachar. Ay, shumot. Mali yata yung controls ko. Here's Brown. Butler covering. Here's Jackson. Wala. Yun lang. Yun. So, yun lang naman mga ninja. Siguro sa mga ibang pagkakataon, pakita ko yung my career. Pero napakita ko naman yung main highlight ng game, which is the play now. Ito na mismo yung graphics niya. Kung paano siya nagpa-function. Pati yung sa my career, sa intern nakita natin na pwede. Ganto lang din naman yung graphics noon, no? Kailangan nyo lang mag-create ng player para dun sa career mismo. Pero ito na mismo yun. Sa tingin ko, playable naman siya. Must have para siguro sa mga NBA 2K enthusiasts. Pero para dun sa mga gusto lang ng casual play, na meron silang Nintendo Switch. Same thing with last year NBA. Pero kung i-compare pa to sa NBA 2K22, siguro I suggest na mag-23 na lang kayo, mura na lang din naman. Kasi malaki yung leap nung graphics at saka nung gameplay, yung delay sa 2K22 and sa 23. So para sa akin, yun na lang. Pero kung gusto niyo ng updated rosters, updated game, Mamba Moments, bago my career, go with the NBA 2K24. Digital man or physical copy, parehas lang yan. And must have na i-update muna bago maglaro offline para hindi magkaroon ng problema on the go. So yun lang naman mga ninja. Sana nagustuhan yung video. Thank you for watching and see you in the next one.